Welcome back mga Lapatids dito sa Video Love TV. So for today's video, pag-uusapan naman natin kung bakit nagpe-pendering ng mga alagang kalapate. So tara! Ayan mga Lapatids, so tara muna din eh. Then nagpaligo nga pala kanina din eh. Ayan. So kakatapos lang din magsiligo. Ayan mga Lapatid. So nga nagsiligo do, alisin ko muna yung liguan nila saglit mga Lapatid. So, tapos naman na sila magsiligo. Sila. So tapos na sila magsiligo. Ayun oh. So pag-uusapan nga natin kung bakit kailangan mag ano, magpukul ng pakpak or magpendering or pour smolt na tinatawag mga Lapatid. So ayan. Dito makalipad ng matas dahil basa pa yung pakpak niya. So then bibigyan ko kayo ng tip kung hindi kayo nakapag ano, nakapag pour smolt sa inyong alaga din para maiwasan yung paglalaglag sa araw ng derby mga Lapatid. So yan, din tayo sa gawing gilid. Hayaan natin magpahinga sa gitna yung hayaan muna natin dun yung mga ibon natin mga Lapatid. So din lang tayo sa gawi din eh. Ayan, yung mga ibon natin, ayun oh. Ayan, so hayaan muna natin dyan, hayaan muna magpahinga. So ayan, medyo maingay din na dahil may radyo sa kabila, ayaw mo ng mga Lapatid. So, bakit nga ba nagpe-pendering mga Lapatid? Or bakit nga ba nagpo-force molt? Or nagpo-force molt tayo? So, ginagawa ang pagpo-force molt mga Lapatid dahil para sa araw ng derby or sa race is hindi maglaglag ng pakpak or hindi malaglag yung mga ano. So, ano nga ba ang mga pinuputol sa pakpak ng kalapate or anong saan gawin? So ang mga pinuputol sa pakpak ng kalapati mga Lapatid yung mga primary feather nila. So pwedeng apat, pwedeng tatlo na binabawas o ginugupit sa primary feather nila. Ayan, ganito. Ayan, nagugupit na ganyan. Then kung wala kayong alam sa kung ano yung mga anong part ng kung anong mga part ng ibon yon, yung ano yung sinasabi kong primary na yon. Ito yan mga Lapatid. So ayan. Ayan. So yung gawin din eh, ayan yung primary, then ayan yung, din yung secondary. So ayan nga. Okay mga Lapatid, so para mas madali, ito. So itong nasa gawin din eh, itong kulay pula na to, yung side ng pakpak na kulay pula na yan, yan yung primary feather nila mga Lapatid. Then itong kulay violet na nasa gawin din eh, yan yung secondary nila mga Lapatid. Then yung way ng pag ano nila mga Lapatid pag bumolting nila is wait lang. Tingnan natin tong si ano si ampon. Ito. Ayan mga Lapatid, so nabunutan ay binunot tong may-ari ng Hacienda Lapto dahil sobrang mailap. May hapabadya rin, so napilitan siya ano rin bunutin. Ito nga ba si Bansot? Ay dito si Bansot mga Lapatid. Ay dito si Ampon. Yung si Ampon nga pala itong naubusan ng buntot. So ilang linggo nga pala bago tumubo ang isang pakpak ng kalapate. So pagka ginawa mo yung tamang proseso ng pag-force molting is maabot ng 4 to 5 weeks mga Lapatid na kunya ginupit mo. Then ipapatuyuin mo ng 1 week, then bubunutin mo. Pag start ng pagkabunot mo, bibilang ka ng 4 to 5 weeks mga Lapatid. Fully grown na yung pakpak nila. So ito, halos nasa 3 weeks pa lang na nakapatubo. Ayan, medyo mahaba na. Ay, 4 weeks na siguro ito mga Lapatid. Yan. So, yon. Pagka binunot mo, ginawa mo yung tamang proseso mga Lapatid. 4 to 5 weeks lang tutubo na yung pakpak. Then make sure na mga Lapatid din sa scale na to. Ayan, dyan.
So make sure na iwasan mo muna hawakan yung kalapate mo pagka yung stage ng pakpak nila is nandin eh. Yan, tingnan nyo mabuti ang picture na yan ha. Pagka na sa 3 to 5 ang lapatid. So sa pagitan ng 3 to 5 yung haba ng pakpak nila na yon. So pagka ganun pala kahaba, iwasan nyo muna hawakan, iwasan nyo muna pakawalan mga lapatid. So huwag nyo muna kaya lumilipad yung kalapate nyo dahil sa pwersa yun, mag-iba-iba ng tubo din mahirapan lumipad yung pakpak ay yung kalapate nyo mga lapatids. And then ang pagka ang kalapate nyo naman mga lapatids is ganito. Kopya. Ayan. Is pagkaginan nyo nyo. Ayan. Ayan. Pagka kinals nyo ganyan o ginupit nyo kine, aabutin ng 4 to 5 months mga lapatid. 4 hanggang 5 buwan. Buwan na. Hindi linggo, buwan mga lapatid. 4 to 5 months hindi weeks. So ganun katagal. Then paisa-isa 'yon. So kung ganyan, aabutin ng 1 year bago mag-pulig hon yung pakpak nila. Paisa. Ayan, ito. Kung sakali ganyan, mga lapatid, ito. Then ginupit mo din eh. Ayan o. Kusang malalaglag yan, then tutubo na naman yung ganyan. Tulad nito, may isa nang tumubo. Then bibilang na naman ng buwan to. Matagal yan bago maganap. Then ang pagmumulting ng kalapati mga lapatid, starting din eh. Papunta din eh. Ayan. Start kayo din sa gitna. Ayan din eh. Papunta sa taas. Then yung sa gitna naman, starting kayo din eh. Papunta sa loob. So like ito, itong picture na to yung ginamit natin kanina. Itong red tsaka yung violet mga lapatid. So yung red, papalabas yan, papunta sa labas. Then yung violet, ayan, papunta din yan mga lapatid. Ayan, pag ganyan. So pagka nga ang kalapati nyo is pinilit nyo, binunot nyo, sabunin bunot nyo, dumugo or or binunod nyo may kasamang laman mga lapatids, maaaring madamage yung ano nila, yung pakpak nila mismo yung tinutubuan, pwede rin hindi natubuan yung mga lapatids, parang sa buhok lang ng tao yun mga lapatids, pagka na damage na yung anet, hindi natutubuan. So make sure na pagka nagpepede rin kayo, gumitan nyo muna ng mga 1 inch sa dulo ng pakpak. Tayo medyo maamo kalapati. Ayan, ito. Malapit yung lumalapit lang. Ito mga lapatid. So, dapat gugupit kayo. Din eh. Mga 1 inch na ganon. So, magpapantay-pantay. Kaya pa naman lumipad ng kalapati nyo noon mga lapatid. Then, magka nagbunot kayo. Ayun. Hindi na niya mahihirapan na yan. Iwasan nyo muna pakawalan. Ayan, tulad nito mga lapatid. Pinakakawalan to pero din nilang sa bubong-bubong. Ayan. Itong isa na to, so walang pangalan yan. May lakton yun eh, mabunutan. Then yun nga. Then yung pahaan naman mga lapatids, kung sakaling hindi kayo nakapag ano, nakapag force molt, then derby na, or kasalukuyan na ng laban, then hindi na kayo pwede magbawas. Pwede kayong gumamit ng kayo mga lapatids. Yan, tulad dito. Mayroon ding ibang panchef na gumagawa nun mga lapatids yung ayan, kunyari ito. Kunyari ito mga lapatids. Ayan, bubutasin nyo yung pakpak din eh. Wait lang, huwag ka malikot. Huwag ka malikot. Ayan. Bidyant. Opya. Ayan. Bubutasin nyo yung pakpak din eh. Ayan, ito. Oh, huwag ka malikot. Ayan, din eh mga lapatids, din eh. So, pasisingawin nyo dyan yung pakpak ng kalapati nyo or bubutasin nyo ng mga tagusan ng pa-X. Kunya, ito yung pinakatangkay mga lapatids, bubutasin nyo ng pag-anon. Then, huwag yung pagtatapatin yung butas talaga ng pa-X dahil medyo hihina yun. So, taasan nyo yung isa, din sa isa pag-anon. So, ang ano na yun, sisingaw yung kalapati, yung pakpak ng kalapati nyo, hindi siya maglalaglag. So, maglalaglag nyo kung kusaan yung bubunutin. Tulad nitong sa mga breeder natin, hindi naman maglalaglag na kaagad-agad yan. Maglalaglag pa rin naman yan. Kanya lang matagal, mga isang buwan. Matagal talaga siya. So, pagka nga gantong nakakales mga lapatids,
profit. Pagka ganyan, umaabot ng taon, buwan, mga limang buwan, mga lapatis, bago mag fully recover yan, or isang taon yung ano, talagang kaya na niyang lumipad without the help natin. Kung hindi natin bubunuti yung naabot na isang taon bago siya makalipad ng ano, dahil kusa naman nalalaglag yan. Dahil sa isang taon, mga lapatids, nagmumult ng kalapati talaga ng isang beses. So kaya ginagawa nga natin yung force mult na yun para madali na natin siya. Then sa araw ng race, hindi siya maglaglag ng pakpak. Dahil pagka naglaglag ng pakpak yan, mga lapatids, hindi nakakayanin yan. Ihinto, bababa at bababa yan, mauhuli na yung kalapati nyo. Then hindi na makakalipad ng malayo yan. So yun lang nga. So pagka hindi na kayo nakapag force mult, pwede nyo nang pwede naman kayo magbutas lang ng kahayong, mga lapatids. So ayan, tulad yan. May gumagawa kang iba nun, mga lapatids. So ganun nga lang. Then kung hindi nyo pa rin alam yung mga tawag sa pakpak ng kalapati, ayan, tingnan nyo muna to. Ayan, mga lapatids. So yung primary, ito yun. Ayan, yung primary yung kulay pula, mga lapatids. So yan, yun lang yung share ko sa inyo ngayon, mga lapatids. So shoutout muna tayo. Ayan. Okay, yan mga lapatid. So isang araw na naman yung natapos. Yan, isang boring na araw na naman. Then na-extend pa pala yung magiging boring na araw natin. So hanggang katapusan daw yung quarantine. Ayan, nakapahinga na yung ibon natin din eh. Then ito na yung mga nagpapashoutout, mga lapatid. So din tayo medyo maingay aircon. Ayan, din lang tayo sa loob ng bahay. Yeah. So ito na nga, mga lapatids. Shoutout kay Andrew Tarobago. Shoutout kay Sian Sian. Shoutout kay JR Lop TV. Shoutout kay Rinel Lop. Shoutout kay Poloiser the Lop Vlog. Shoutout kay Makolot Lop TV. Shoutout kay ETV. Shoutout kay Tom. Shoutout kay Meng Lop TV. Shoutout kay Loiski. Shoutout kay to, Gerald Nota Nonato, Gerald Nonato, shoutout kay Roel QTB, shoutout kay Raymond Adrian Vlog, shoutout kay Simple Lifestyle Living TV, shoutout kay Silaw YT. So yun nga, mga lapatid, stay at home na lang kayo dyan. So thank you for watching my vlog. Please like, share, subscribe, and hit the notification bell para sa mga susunod ko pang video. Bye bye.